Ayon sa propesiya, ang anak ng Maynila, pagkatapos siyang linisin ang kanyang syudad, siya ay magiging pinuno ng bansa. At ang kanyang pananaig ay hindi mapapantayan ng kahit sinuman na magtangkang mamuno ng ating lahi. Alam mo, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga alamat. Ang alamat para sa akin, kaya nakabase yan sa mga tagumpay na nakamit ng isang tao. Buti sinabi mo. Dahil para sa akin, si Yorme ay may puso at may pangunawa sa kanyang mga ginagawa. Sa katunayan, nung umuwi siya bilang alkalde ng Maynila, sa mga unang buwan, tinulungan niya ang mga Muslim na magkaroon ng sariling libingan sa Maynila. Alam mo, Malaya, para sa akin, may pinanggagalingan ang malasakit ni Yorme para sa mga Muslim. Nasa loob ng 500 taon, walang sino man na pinuno at politiko ang nakapagpatupad na magkaroon ng libingan ng mga Muslim sa siyudad ng Maynila. Kailan dumating dito ang mga Muslim? Ang unang mosque sa Pilipinas ay ipinatayo ni Sharif Makdum sa isla ng Simulul Tawi-Tawi noong 1300s. 200 taon bago dumating ang mga Kastila dito sa atin. Sa loob ng 500 na taon, sa lungsod ng Maynila, walang sino mang politiko ang nakapagpatupad ng proyekto ng Muslim Cemetery. Gaano kaimportante itong cemetery na to para sa mga kapatiran nating Muslim? Kasi ang libingan sa amin napakalalo. May kinalaman sa aming spiritual needs. Fulfilling the long dream of having a Muslim cemetery dito sa Maynila. At napakasaya po namin in behalf of the Muslim community in Manila. Pagkatapos sa 100 taon, finally, dito sa Kamaynilaan, nagkaroon tayo ng sementeryo ng Muslim. 24 hours before sunset, dapat may ilibing ka. Kung namatay ka ng umaga, dapat bago maggabi, may ilibing ka. So hindi lang physical, kundi higit sa spiritual ang kanyang natumbo sa damdamin ng Muslim. Salam alaikum, bro! Alaikum salam, bro! Kasi ang katwiran dito, yung tinatawag nilang halal, kapag namatay ang isang tao, kailangan ibalik ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaga po ng libingan sa mga Muslim. Ang aming concern, higit pa nga sa pagkakaroon ng sariling lupa o bahay. So yun ang obligasyon namin. At kami may naniniwalang may gantimpala sa Diyos. Kapag inasikaso namin ang patay, pinapatawad ang aming kasalanan at nangakuha kami ng gantimpala. Bago mamatay yung tao, gumagawa siya ng parang bilin ba, nagbibilin siya na pag ako ay mamatay, dyan yung ako ilibing sa aking lupa. Ang Muslim, kahit saan mapadpad dyan ang kanyang iniisip kung saan siya maililibing ng nararapat. Eh nang di alam na iba, na para bang mas mahalaga pang libingan kaysa doon sa loteng, di ba, tahanan. Ilang politiko
ang nilapitan ng mga Islamic community. Nilapitan si Atienza, Mayor Lim, si Mayor Joseph Estrada. Eh lahat yun. Pinurn down yung mga Muslim community. Bakit palagay mo tumanggi yung mga ibang mayor? Siguro, religious discrimination. Si Mayor Isko, marami po siyang mga kwentong narinig na mula dito sa mga Muslim community natin na may namatayan and then kinakailangan pa po i-transport sa Mindanao dahil po sa aming kultura at tradisyon. Dito naman sa Talagang Maynila, talagang kailangan ng mga Muslim ang libingan dahil wala silang mga lupain dito na doon ilaga o doon ilibing ang kanilang namatay na pamilya o nasawi. Kay Orme, nung lumapit si Ustaz Barcelon, parang isang linggo lang ata, naibigay kagad yung lupa na hinahanap ng mga Muslim. Umahanga po ako sa naging gesture niya, pinapakita niya. Kaya malapit yung puso ko sa kanya. Pwede niyang ma-unite ang mga Muslim dahil hindi nga siya galing sa Islamic family. Bakit siya nagawa niya? Bakit mo palagay malapit sa puso ni Yorme ang mga Muslim? Dahil binabalikan ni Yorme ang ugat ng ating lahi. Binibigyan ni Yorme ng kahalagahan ang ating pinanggalingan. Nagbibigay pugay si Yorme sa ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang mga buhay upang labanan ang mga dayuhang mananako. Si Isko Moreno, ito yung mayor na malapit sa mga Muslim, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tadhana na yata ng Panginoon na dahil sa kabutihang loob, kabutihang puso ni Mayor Moreno, na bigyan talaga ng mga sariling himlayan ang mga Muslim dito sa Pusod ng Maynila. Kung ipapaintulot ni Allah, kagalang-galang na Yorme, na kayo po ang mahalal sa ating bansa, kayo nga po yung mamamagitan sa pamagitan ng Kristiyano at Muslim. Ha, mga kababayan natin, tayo bilang kiisa ang lahi, magtuloy-tuloy sa pagkakaisa. Mahalaga itong ginawa niya. Siya lang nakita kong nagpakita ng ganito. At ako, naniniwala sa bawat kamusliman. Marami yung natuwa. Natumbok niya yung kamusliman. We see hope in him. This is actually a manifestation that he's the kind of leader who actually respects, who actually loves what we are as Filipinos, yung pagtanggap ng identity natin. Mga kababayan! Mga tagal Mindanao! Mga kababayan natin Muslim, hindi ako nagkamali na dito ko umpisaan at paglalakay ko sa buong Mindanao! Makikilala ito ng Muslim world, sinasabi ko sa kapatid, sa'yo napupusuan kung dapat, karapat-dapat na ihalal po natin. Si Isko Dumagoso Moreno na ba ang sinasabi ng propesiya? Siya na ba ang alamat ng Maynila? May awa ang Diyos.